Gusto kitang makausap, Juliet. Nagsusumamo ang tinig ni Ernie na nakita ng dalaga sa labas ng classroom. Nangangalumata ito at halatang hindi rin nakatulog ng nakaraang gabi. Pinigilan niya ang sariling bigyan ito ng gustong atensyon. Napag-isip-isip niya ang kailangang iwasan na niya ito habang maaga pa. Hindi sila bagay. Ang pangarap niya ay mananatiling pangarap. Kailangan kong umuwi ng maaga. Hindi tumitingin dito sa ad niya. Pupuntahan kita sa inyo mamayang gabi, pamimilit nito. Huwag na, kailangan kong matulog ng maaga. Bakit? Wala namang pasok bukas ah. Humakbang siya at nilampasan ito. Binilisan niya ang lakad upang hindi na siya nito maabutan. Sumunod pa rin ito. Mag-usap tayo, Juliet. Seryosong pakiusap nito. Alam kong iniiwasan mo lang ako dahil sa nangyari kagabi. Lubayan mo na ako, Ernie. Saan niya? Mabibilis pa rin ang hakbang. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Ano na lamang ang sasabihin nila? Hindi ako karapat-dapat na maging kaibigan mo. Pero Juliet, nakarating na siya sa may tabi ng kalsada at kaagad nagpara ng tricycle. Mabilis siyang sumakay roon. Nang lingunin niya si Ernie ay natili itong nakatayo sa daan at nakatanaw sa kanya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Parang gusto ko nang maniwala na nagkakagusto ka na sa akin, Ernie. Sa lahat ng mga lalaking nakilala ko, ikaw ang nakitaan ko ng ganitong sinseridad. Pumatak ang ulan at dumaloy ang tubig sa mga pisngi ni Ernie, ngunit nanatili ito sa kinatatayuan. Nasa mukha nito ang labis na sama ng loob. Sa aktong iyon ay isang kotse ang humarang sa tricycle na kinalululanan ni Juliet. Umibis ang dalawang armadong lalaki at mabilis na hinila pababa ng tricycle ang dalaga. Ano ba? Sino ba kayo at saan niyo ako dadalhin? Sigaw ni Juliet. Nagpupumiglas. Wala namang nagawa ang nagmamaneho ng tricycle, kundi pagmasdan ang nangyayari sa pangambang baka madamay pa ito. Hindi nag-aksaya ng panahon sa Ernie na nasaksihan ang ginawang pagdukot sa dalaga. Mabilis itong sumakay ng Pajero at pinasibad iyon patungo sa direksyon ni Juliet, subalit na isakay na ito ng dalawang lalaki sa kotse. Sinundan ni Ernie ang tumatakbong sasakyan. Kapag may nangyaring masama sa mahal ko, hindi ko mapapatawad ang sinong mang may kagagawa nito. Timbagang niyang sabi sa sarili. Humaharurot ang sasakyan niya sa gitna ng kalsada. Natataranta siya. Pinagpapawisan ng malamig. Kinakabahang baka kung mapaano si Juliet. Nang mahimasmasan ay dinampot niya ang two-way radio sa upuan ng sasakyan. Batid niyang si Harry ang may kagawa ng pagdukot. Hindi na siya nag-aksaya ng panahong tumawag sa pulis dahil baka hawak ng mayor ang mga ito. Sa halip ay tinawagan niya ang mga tauhan nila sa bilya. Sinabi niya ang lugar at direksyon ng kotse na kinalululanan ng dalaga. Kinakabahan man ay hindi nagpakita ng matinding takot si Juliet. Nakangisi si Harry na nasa loob ng sasakyan. Timbagang pinukulan niya ito ng matatalim na tingin. Talaga nga palang halang ang kaluluwa ng bulyaw niya rito. Hindi ako pumapayag na binabaliwala ako ng mga babae, Juliet. Patuloy ng isin nito. Gumagawa ako ng hakbang kapag hindi ko nagugustuhan ang mga kilos niyo. Oo, dahil natatapakan ang ego mo. Hindi mo ako kayang dalhin sa mahahangin mong pananalita. Isa kang talunan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Nang gagalaiting balak siya nitong sili ng halik, ang dalawang sasakyan ang humarang sa daraanan nila. Mabilis na umibis mula roon ang mga tauhan ni Ernie sa bilya at binaril ng mga ito ang mga gulong ng sasakyan ni Harry. Pinagharian ng takot ang lalaki at ang mga tauhan nito. Mabilis namang bumaba si Juliet at hinagilap ng mga mata si Ernie. Tiyak niyang ito ang tagapagligtas niya. Huminto ang sasakyan ng binata sa hindi kalayuan at umibis ito roon. Naninikit ang mga matang lumapit ito sa kinaroroanan ni Harry na ng mga sandaling iyon ay hawak na ng mga tauhan nila. Hindi pa hustong nakakalapit si Ernie nang magkaroon ng pagkakataon si Harry upang bumunot ng baril. Sa isang iglap ay napaputok nito iyon. Tinamaan sa may balikat si Ernie at napahandusay sa kalsada. Ernie, sigaw ni Juliet habang mabilis na lumalapit dito. Kaagad na naagaw ng mga tauhan ni Ernie ang baril na hawak ni Harry. Ang mga kasama nitong lalaki ay nakisakay na ng iba pang tauhan upang dalhin sa pulisya.
Humahagulhol na inalalayan ni Juliet na makatayo ang binata. Umaagos ang dugo sa balikat nito. Ernie, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kapag may nangyaring masama sa'yo, patuloy na hagulhol niya. Cool ka lang, nakatingiti pa rin ito. Walang mangyayaring masama sa akin. Lalo pa ngayong alam kong nagmamalasakit ka rin sa akin. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Pinahid nito ang luha sa kanyang mga mata. Ayokong nakikita kang umiiyak. Ayokong nababahiran ng luha ang maganda mong mukha. Papayag na akong kulit-kulitin mo araw-araw, sabi ni habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Huwag ka lang mawawala. Pati tuloy ako, tinatakot mo na niyan eh. Mahinang saad nito. Sinabing okay lang ako. Kaya ko to. Tumulong ang mga tauhan nila upang madala ang binata sa ospital. Kulang ang facility sa pinakamalapit na ospital sa bayan nila, kaya ipinasyang sa isang ospital sa Naga City na ito dalhin. Tiyak na mabibigyan ito roon ng pinakamabisang lunas. Isang oras lamang ang layo niyon mula sa kanila. Nakahiga sa Ernest sa mga hita ni Juliet. Titig na titig ito sa mga mata niya. Patuloy naman siya sa paghikbi. Nabahira na ng dugo ang kanyang damit at pati na ang karpet ng sasakyan. Ernie, okay ka lang? Maya't maya ay tanong niya habang daan. Naplis lang ito, malayo sa puso. Pwede bang huwag ka nang mag-alala? Dumadami na ang dugong nawawala sa'yo. Galagal ang tinig na tugon niya. Namumutla ka na. Hinaplos niya ang mga labi nito. Sana'y ako na lang ang nasa kalagayan mo. Biglang-bigla ay nasabi niya. Ayokong nag-aalala ng ganito. Ayokong makita ka sa ganyang kalagayan. Hindi ko kaya, Ernie. Nakagat niya ng mariin ang mga labi. Masaya naman ako. Tugon nito at ngumiti. Masaya ako dahil kasama kita. Nakikita ko nag-aalala ka sa akin. Hindi mo ba alam na walang kapantay ang kaligayahan ko ngayon? Pinipilit niyang huwag nang kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ayaw na niyang makita ang dugong patuloy na lumalabas mula sa sugat ni Ernie. Masana ng dugo maging ang kamisetang inilagay niya rito upang maibsan ang pagdaloy ng mapulang likido. Naalala niya si Harry. Marahil sa mga sandaling iyon, ay nadala na ito sa mga otoridad. Labis-labis na pagkamuhoy ang naramdaman niya para rito. Pinapangako niya sa sarili na ididiin niya ito sa korte. Tiyak na magdedemanda si Senyor Isagani. Humigpit ang hawak ni Ernie sa kanyang kamay. Talantang napatingin siya rito. Ernie, okay ka lang? Nahihirapang tumango ang binita. Pumikit ito kapag kuwan. Lalo itong pinamutlaan ng mukha. Diyos ko, pagkuway na usan niya. Ernie, kaya mo yan. Malapit na tayo sa ospital. Hindi na niya muling narinig na nagsalita ang binata. Ligtas na siya. Nakangiting balita ng doktor kay Juliet. Iyon lang ang hinihintay niyang marinig at maaari na niya itong iwan sa ospital. Naipaalam na ng isang tauhan kay Senyor Isagani ang nangyari at sa mga oras na iyon ay paparating na ang doon. Maraming salamat, doktor. Tugon niyang nakahinga ng maluwag. Nagpaalam siya sa mga tauhan na naroon at saka siya umalis. Uuwi na siya sa kanila bago pa magsidatingan ang mga kamag-anak ng binata. Mamagibat ang hakbang na tinungo niya ang pasilyo ng hospital. Hindi niya gustong iwan si Ernie, subalit ayaw na niya magtagal doon. Sino ba naman siya? Batid niyang matagal-tagal din niya itong hindi makikita habang nagpapagaling ito sa hospital. Labis niyang inalulungkot ang isiping iyon. Ang sumunod na araw ay saksi sa kalungkutan ni Juliet. Masigit siyang nagiging masungit sa bahay, lalong-lalo na kay Buboy. Nananabik siyang makita si Ernie. Hindi pa siya nakakapagpasalamat dito. Mula pa sa kanilang pagkabata, ay palagi na siya nitong ipinagtatanggol. Anak, hindi mo ba dadalawin si Ernie? Tanong ni Aling Helen habang malungkot siyang nakatanaw sa labas ng bintana. Nahihiya ho ako sa kanya inay. Mahina niyang tugon. Lagi ko siyang pinagsusungitan. Sinusupladahan, pero siya pala ang magtatanggol sa akin. Masuyo nitong inakbayan ng anak. May pagtingin sa iyo ang anak ni Senyor Isagani, anak. Dapat ay marunong kang makaramdam. Pero inay, hindi kami bagay. Maraming tumututol kahit ngayon wala pa kaming relasyon. Paano na kaya kapag walang maaaring mamayari kundi ang pag-ibig
kung gusto niyong lumigaya. Batid kong hindi mahalaga kay Ernie kung saan ka pananggaling at kung ano ang pagkataong. Mahal ka niya, anak. Hinawa ka niya ang palad ng ina at saka tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahal ko rin siya, inay. Huminto si Juliet sa tapat ng silid na kinaroroonan ni Ernie. Nag-aalangan siyang kumatok at tumuloy roon. Baka naroroon ang mga pinsan nito na pulos matapobre. Baka mapahiyanin naman siya. Baka masaktan lang siya. Subalit gusto na niyang makita ang binata. Gusto niyang makatiyak na magaling na ito. Isa pa ay maraming mga prutas na ipinadala si namang Bastian at tahaling Helen para rito. Humugot siya ng hininga bago kumatok ng tatlong beses. May narinig siyang nagsabing kamin. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang pinto ng suit. Napalunok siya nang makita ang mga pinsan ng binata. Nakapo ang mga ito sa sopa. Natigil sa pagkukwentuhan ng mga ito nang makita siya. Muli ay nakaramdam siya ng panliliit. Gusto niyang ikubli ang sarili. Nakakatuna ang mga tingin ng mga ito. At wari ay hindi niya makakayanan. Nagpumilit bumangon si Ernie nang makita siya. Nang hindi pag-aanong kaya, ay sumandal na lamang ito sa headboard ng kama. Juliet, anito, kaagad na gumihit ang matamis ng ngiti sa mukha nito. Halika, tuloy ka. Kahapon pa kina hinihintay. Mabuti naman at naisipan mo akong dalawin ngayon. Ngumiti siya ng marahan at lumapit sa tabi ng kama. Pasulyap-sulyap siya sa mga pinsan nito. Kamusta ka na? Mahinang tanong niya. Waring may bikilag ang lalamunan. Okay na ako. Lalo pa akong pinalakas ng pagbisita mo. Nilagay niya sa ibabaw ng side table ang mga dalang prutas. Padalang lahat yan ng inay at itay. Ngiti niya rito. Magpagaling ka raw. Salamat. Hinawa ka rito ang mga kamay niya. Halika. Maupo ka rito sa gilid ng kama. Huwag kang mag-alala at wala naman akong nakakahawang sakit. Wala naman akong sinasabi. Nangingiting saan niya. Pagkaway umupo sa tabi nito. Salamat naman at ligtas ka na. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo. Noon ko pa gustong sabihin sa iyo ang tunay na pagkatao ni Harry. Iniiwasan ko lang na isipin mong sinisiraan ko siya sa iyo. Naisaayos ng lahat ni Papa ang mga kakailanganin sa paghahablang gagawin namin sa kanya. Hindi na siya makakalusot sa pagkakataong ito. Mabibulok siya sa bilangguan. Kumuha na si Papa ng pinakamagaling na abogado sa Maynila. Salamat sa pagtatanggol na ginawa mo sa akin. Seryoso niyang sabi. Kung hindi dahil sa iyo, baka na isa katuparan ni Harry ang maitim niyang balak. Huwag mong isipin yun. Nagbulong-bulungan ang mga pinsan ni Ernie. Halatang nakukornihan ang mga ito sa kanila. Napalunok siya. Tumungo. Pisin nito ang mga palad niya. Huwag mo silang pansinin. Yung bukot na bumaling ito sa mga pinsan, pwede bang iwan niyo muna kami? Utos niya. Hindi tumalima ang mga ito. Walang pakialam na ipinagpatuloy ang mga kwento. Alam kong iniisip niyo. Seryoso at maring sabi ni Ernie. At wala akong pakialam sa sasabihin niyo. Right now, right here, gusto kong malaman niyo na humugot ito ng hininga. Mahal ko si Juliet. Napatulala ang dalaga sa narinig. Isa-isang pumatak ang mga luha niya. Hindi niya halos mapaniwalaan ang mga sinabi ni Ernie. Mahal ko si Juliet. Ulit nito, lalong nilakasan ang tiling. Mahal na mahal ko siya. At wala akong pakialam sa sasabihin niyo. Wala akong pakialam sa inyo. Buhay ko to. At ako ang magdidesisyon kung ano ang gusto ko. Itigil na niyo ang panginis niyo dahil hindi na ako naaapektuhan sa mga sasabihin niyo. Mamamatay lang kayo sa inggit. Hindi nakakaibo ang mga pinagsabihan. Isa-isang nagsilabasan ang mga ito. Napag-isa sina Juliet at Ernie. Luhaan pa rin siyang tumingin sa binata. Narinig mo bang mga sinabi ko? Seryosong tanong nito. Sunod-sunod na tango ang itinugon niya. Mula noon magpahanggang ngayon, mahal kita Juliet. Patuloy na saad nito. Nasasaktan ako. Sa tuwing pinagsusungitan mo ako, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, darating din ang araw na mamahalin mo rin ako. At sa
paglipas ng mga taon, lalo kang napamahal sa akin. Kahit malayo ako, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Tinakpan niya ng dilir ang mga labi nito. Tama na, Ernie. Muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Mahal din kita mula pa sa ating pagkabata. Mula noon hanggang ngayon. Pero natakot ako sa maaaring isipin ng mga tao. Mayaman ka at parang imposibleng iibig ka sa isang katulad ko. Magkayakap na ipinagpatuloy nila ang pagpapahayag ng kanilang mga saloob. Usap-usap ang sanayon ang pagkakabilanggo kay Harry. Hindi pa man tapos ang kaso ay tiyak na magtatagal sa piitan ang lalaki dahil sa mga nauna pa nitong kaso na noon lamang muling mabubunyag. Samantala, isang kasayahan ang tumawag sa pansin ng mga mamamayan. Abot hanggang sa kabilang bayan ang tugtugan ng mga banda. Walang ideya ang mga ito kung ano ang pinagdiriwang. May parada ba, Juliet? Tanong ni Mang Bastian. Iniwala niya ang hawak na libro at tumungo sa tabi ng ama sa may bintana. Wala ho akong alam, itay. Takang tugon niya. Papunta sa atin ang banda. Ho? Sa bahay nga nila ang tungo ng mga ito habang tumutugtog ang isang romantikong kanta. Iyon ang awiting nihandog sa kanya ni Ernie. Minsang may sayaw ang sanayin. Huminto sa tapat ng bahay nila ang banda na tumutugtog pa rin. Mula roon ay lumantad si Senyor Isagani. Tinanggal nito ang suot na sombrero bago nagsalita. Magandang araw sa inyo. Nakangiting saan nito. Ipagpaumanhin ninyo ang pangangambala ko kung inyong pahihintulutan. Ngayon na kami mamamanhikan sa inyo. Nagkatingin ang sinamang Bastian at Juliet, pati sina Aling Helen at Buboy, na kasalukuyang may ginagawa sa kusina, ay napahangos palabas. Itay, namamanhikan na sila. Maluhaluhang sabi ni Juliet sa ama. Oo nga anak, bakal nitong maluhaluhan na rin. E di pumayag ka na, nandito na sila eh. Umaling siya kay Senyor Isagani, tumango. Iyon lang at lumabas na si Ernie mula sa gitna ng tumutugtog na banda. May dala itong pumpo ng rosas. Pumatak ang mga luha niya. Wari ay nadikit na siya sa kinatatayuan. Pumanhig ang binata sa balkonahe at inabot sa kanya ang mga bulaklak. Kagad niyang tinanggap ang mga iyon habang humihigbi. Pagkawain nila pag niya iyon sa silya at pahagulghol na niyakap ng mahigpit si Ernie. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Saan niya? Ang saya-saya ko, Ernie. Walang kapantay ang kaligayahan ko. Ganon din ako, mahal ko. Tugon ito. Ito na ang katuparan ng mga pangarap ko para sa ating dalawa. Nagyakap sila ng mas mahigpit pa habang patuloy na pumapainan lang ang isang romantikong kanta. Pagkaraan ay masuyong hinadkan ni Ernie sa mga labi si Juliet. Nagpalakpakan ang mga nakapagpapakan.